Si Senador Sonny Angarna po ang bagong kalim ng DepEd pagbitaw ni VP Sara Duterte sa July 19. Marami sa kanyang mga kasamaan ang pumuri sa kanyang pagkakatalaga, lalo't hindi basta-basta ang kanyang mga pinanggalingan. Nag-aral ng International Relations sa London School of Economics bago kumuha ng law sa UP at kumuha ng kanyang Master of Law sa Harvard University. Congressman ng Aurora mula 2004 hanggang 2013 at ilang termino naging senador. Pero meron ba siyang background sa edukasyon? Ang kanyang ama, si dating Senador Edgardo Angara, ay dating Minister of Education at dating presidente ng UP. Ang kanyang ina, si Gloria Manalang Angara, ay isang dating guro. Yun lang, maring hindi lang ito ang basehan para sabing meron siyang sapat na karanasan sa sektor ng edukasyon. Pero in fairness, sa kanyang mga termino sa Kongreso at Senado, marami naman siyang mga batas sa edukasyon, kasama po ang UP Charter, ang Kindergarten Education Act, ang Free College Education at ang Open High School System Act. At kung titingnan mo rin naman, 16 na po ang naging Secretary ng Education mula 1986. At halos lahat sila ay may malalim na background sa edukasyon. Mga dating opisyal o guro sila na mga malalaking eskwelahan, gaya po ng LaSalle o Marinol, AIM o UE. Pero sa kabila po nito, hirap pa rin tayong maiahon ng edukasyon ng bansa kung titingnan mo po ang mga resulta ng mga international tests gaya ng PISA kung saan po tayo nangulelat. Hindi rin kasi otomatiko na ang background sa edukasyon ang primerong rekisitos para patakbuhin ang institusyon ng DepEd. Bakit po? Unang-una, ang DepEd ang pinakamalaking burokrasya sa kabuuan ng gobyerno. Meron po itong higit 1,000,000 empleyado. Higit 800,000 sa kanila o halos 90% ay mga guro. Ang iba po, mga admin, tech or supervisory roles. Sa makatwid, ang kalihim ng DepEd ay hindi naman nariyan para po magturo. Siya po ay magmamando ng pinakamaraming empleyado sa gobyerno o maliit lamang sa kalahati ng 2.4 million na government employees. Ito rin ang may pinakamalaking budget sa lahat ng departamento, 850 billion sa taong 2024. Maganda talaga kung may malalim na background sa edukasyon ang kalihim ng DepEd. Pero higit po sa lahat, kailangan niya ng galing sa pagmamanage at pagmamando hindi lamang po ng 1,000,000 katao, kundi ng bilyon-bilyong pera ng DepEd. Kailangan din niya ng tibay ng sikmura para labanan ng mga sindikato sa DepEd na kumukuha ng mga kontrata mula sa simpleng textbooks hanggang sa mga laptops. At yan po talaga masusubukan si Secretary Angara. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.